Yung sawang-sawa ka na sa adobo at gusto mo naman ng ibang putahe? Ano, luto tayo? Gina yan! Samahan niyo ako! Napakasarap nito mga kapudrip at for sure ako na magugustuhan niyo to. Kaya kung gusto mo malaman kung anong putahe na to, aba, stay ka lang dyan sa video! Tingin ko siya, tingnan niyo kung gaano kalambot. Ayan. Then, lagay natin sa kanin. Lagay tayo ng saging. Ayan, mga kapatid. Magluto na nga tayo ng chicken pork estofado. Kailangan lang natin dito ng pinaghalong pork belly at chicken. Pagkatapos, i-marinate na natin siya sa pineapple juice, toyo, at paminta. I-massage natin ito na mabuti gamit ang ating mga kamay at i-marinate for about 30 minutes. I-set aside natin, kailangan naman natin ng saging na sabal. Yung hindi po masyadong hinog ha, hatiin nyo lang po siya ng ganito. Next, magayat naman po tayo ng carrots. Ito po ay optional, depende po kung gusto nyong lagyan. Ito na po to, ready for frying. Maglagay na nga tayo ng mantika sa ating kawalit. Pag mainit na, pwede na po nating i-pan-fry ang ating saging. Pagluto na yung both sides, ay pwede na po natin itong ahunin at i-set aside muna natin. Isunod naman natin ang ating carrots. Same procedure lang din po, kapag luto na po ay pwede na po natin itong ahunin at iset aside muna. Same pan, i-sear na po natin ang ating pork belly. Hihintayin lang natin yan na medyo mag-golden brown, then pwede na po natin i-flip ito at yung isang side naman. Pagluto na nga mga kapudrip, ay ahunin na natin at iset aside. Isunod naman natin ang ating manok. Same lamang po ito ng procedure, ipan-fry lang din po natin ang ating chicken hanggang sa ito ay may golden brown. Pag golden brown na nga mga kapudrip, ay pwede na po natin itong ahunin at iset aside muna. Next step is pwede na po natin igisa ang ating bawang at sibuyas. Pagkatapos isali na po natin yung ating na pan-fry na chicken at saka pork. Haluin lang mabuti at ilagay na po natin yung pinagbabara natin kanina. Takloban at hintayin kumulo. Pag kumukulo na, pwede na po natin lagyan ng half ng 4 cubes, paminta at konting suka. Huwag muna pong haluin. After 3 minutes, pwede na po natin lagyan ng konting asukal depende sa panlasa nyo and konting tubig. Naglalagay din po ako ng dark soy sauce para po maganda ang kulay. Haluin lamang natin to at takloban hanggang sa ito ay lumambot. Pag medyo nare-reduce na po yung sabaw, ay pwede na po natin ilagay ang ating carrots at ang ating banana at malapit na rin po yung maluto. At ayan ang mga kudrip, i-check na natin. Luto na nga po ito. Sure ako na malambot na ang ating karne. Tingnan nyo naman kung gaano yan kalambot. Napakasarap at napakalinamnam. So plating time na tayo mga kapudrip. Pag ganito naman talaga ang ulam mo, ewan ko na lang kung hindi ka mapabulos ng kanin. Kasing sarap din siya ng adobo pero hindi siya adobo. So kung sawa na nga kayo sa palaging adobo, i-try nyo naman itong pork at saka chicken estofado. For sure magugustuhan din to ng buong pamilya mo. Tiki man time! Kainan na po tayo mga kapudrip. Saluhan nyo po ako! Kaya tayo mga kapatid, start natin dito sa baboy. Lambot. Lata. Siyempre, saging natin. Sok mga pudrip. Sweet and savory. Wow. Kain po tayo. Medyo naiga na siya mga kaputri po. Ito yung sabaw niya. Ito ko. Butri po. Try naman natin yung manok kasi pinag-mix natin to. Kung sawa na kayo sa adobo mga kapatid, try nyo naman to. Hindi rin papahuli. Baka panalo niyo. Sarap mo sa akin, balance na balance. Last bite na sa ating pork.
Ano ko sa kanin ko? Tingin ko siya. Tingnan niyo kung gano'ng kalambot. Ayan. Then, lagay natin sa kanin. Lagay tayo ng saging. Ayan, mga kapatid. So, yun lang po. Luto na rin kaya. Thanks for watching. Bye! Share nyo na rin yung video na to para maluto na iba. Thanks for watching. Bye!